اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى بسم الله به الرحمن تحيا الرحيم. عالما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa pananampalataya, bilang pagpapatuloy sa pagpapaliwanag ng librong At-Tauhid Al-Muyassar o ang pinagaang Tauhid na sinulat ni Sheikh Abdullah bin Ahmad Al-Huwain. Mga kapatid sa Islam, ang ating magiging paksa sa videong ito ay patungkol sa La Ilaha Illallah, na ang ibig sabihin walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ang mga katibayan nito o mga batayan nito sa banal na Quran, mababasa natin sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisto. La ilaha illahu al azizul hakim. Nang ibig sabihin nito mga kapatid sa pananampalataya, ang Allah ay sumaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Gayon din ang mga anghel at ang mga may kaalaman ay pawang sumasaksi dito. Siya ay nagpapanatili sa kanyang nilikha ng may katarungan. Walang Diyos na dapat sambahin maliban pa sa kanya na siyang pinakamakapangyarihan at pinakamatalino. At sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang versikulo, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Dapat ninyong malaman na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ang kahulugan ng La Ilaha Illallah mga kapatid sa pananampalataya ay walang tunay na sinasamba maliban sa Allah. Merong mga ilang maling kahulugan nito. Ibig sabihin may mga tao o grupo sa Islam na iba ang pagbibigay nila ng kahulugan dito sa La Ilaha Illallah. Katulad halimbawa ng una, walang sinasamba maliban sa Allah. Ito po ay mali dahil ang kahulugan nito ay lahat ng sinasamba, tunay o hindi tunay, ay ang Allah. Pangalawa mga kapatid sa Islam, walang tagapaglikha maliban sa Allah. Ito po ay mali din, dahil ito ay bahagi lamang ng kahulugan ng La Ilaha Illallah at hindi ito ang tinutukoy sa La Ilaha Illallah. Kung sakaling ito man ang kahulugan ng La Ilaha Illallah, ay bakit pa kailangan magtalo ni na Propeta Muhammad SAW at ng kanyang pamayanan? Gayong naniniwala naman sila dito. Ibig sabihin, naniniwala naman sila ng Allah ang tagapaglikha. Pangatlo mga kapatid sa Islam, walang pagsasabatas maliban ang pagsasabatas ng Allah. Ito ay bahagi din lamang ng kabuuang kahulugan ng La Ilaha Illallah. Ngunit ito ay hindi sapat at hindi ito ang tinutukoy na kahulugan ng La Ilaha Illallah. Kung sakaling itangi natin ang Allah sa kanyang pagsasabatas, ngunit sasambahin ang iba pa maliban sa kanya, ay paano natin maisasakatuparan ang tauhid? Kasunod dito mga kapatid sa pananampalataya, pag-aaralan din natin ang mga haligi ng La Ilaha Illallah. Ang La Ilaha Illallah ay meron siyang dalawang haligi o rukun. Una ang nafi, pagtanggi. Pangalawa ang isbat o pagpapatibay. Ang nafi, La Ilaha, ibig sabihin, walang Diyos. Ito po yung pagtanggi. Ang pagtanggi sa pagsamba sa anuman o sino man maliban sa Allah. Pangalawa ang isbat, pagpapatibay. Ito po yung illallah. Ibig sabihin, maliban sa Allah. Ang pagpapatibay ng pagsamba para sa Allah lamang nang walang katambal. At ang dalil o katibayan nito mga kapatid sa Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Dito sa salitang sa kanya sinabing فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, ito po ay pagtanggi. Dahil ang ibig sabihin, sino man ang tumanggi sa pagsamba sa mga tagut o mga Diyos-Diyosan, so ito ay pagtanggi. At dito naman sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. At manampalataya sa Allah ay tunay na siya ay nakakapit sa matibay na hawakan. At nangangahulugang pagpapatibay. Dito sa site na ito, ito ay nangangahulugang pagpapatibay. Yung kanina naman tumutukoy sa pagtanggi. So mga kapatid sa pananampalataya Islam, tandaan po natin, hindi lahat ng tao na nagsasabi ng La Ilaha Illallah ay makakuha siya ng benefits o kaya pakinabang dito. So kailan nakikinabang ang isang tao sa pagsasabi niya ng La Ilaha Illallah? Sa dalawang paraan po. Una, kapag naunawaan niya ang kahulugan ng La Ilaha Illallah. Pangalawa, kapag naisabuhay niya ang mga katuruan nito at tinalikuran ang pagsamba sa iba pa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala.
أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.